Ano hong issue rito mga boss? Kung titingnan ho natin, base doon sa aming nakikita ho, pagiging pag-iimbestiga at sinare ho namin sa dito ho kay Yusek Vega, kasi siya hong inatasan mismo ni Secretary Duque nung nakausap ko sa telepono bago ako mag-live nung sa Pambansang Sumbungan kahapon. Ngayon, ito ho yung mga issue na kung saan titingnan ho, kasi dito ho yung claim ng pasyente at yung pasyente yung ina mismo na isasalang namin sa polygraph test, sa ultrasound room. Ni wala man lang daw communication, pinansin o kinausap yung misis kung anong nakikita sa ultrasound room habang in-examine yung kanyang tiyan, nang dinala na ho siya na palabas na ho, nasa puwerta na ho yung ulo ng bata. Nasa puwerta na ho yung ulo ng yung fetus na nakita ng mister. Kaya sinugod, 3 hours after, nung 2 o'clock na ni-report, nagalit para ho si doktora, yun ho ang sinasabi. At we have yet to do that sa polygraph kung totoo. Nagalit para ho si doktora, ito'y De Castro, at sinabi ho, sabi niya ganun, huwag ka mag-alala, hindi pa naman patay misis mo eh. Medyo hindi ho maganda pakinggan at we have yet to verify and validate that. At titingnan natin kung yun din ang lumabas sa statement na ibinigay ng pasyente sa NBI sworn statement na ho yan. Ngayon, bakit boss? Sa ultrasound, pag ino-ultrasound ang isang misis, kung kayo ho yung mga buntis at ina, alam nyo na ho yan. Makikita, pahigain ho kayo sa kama. Doon sa hospital, sa bed na yon, i-examine ho kayo. Lalagyan kayo ng gel sa tiyan, pakikitaan kumusta yung tiyan mo. At makikita kung may cardiac activity, kung buhay pa yung bata. Karapatan ng ina na pasyente sa loob ng ultrasound room, sabihin ng doktor kung may bibig ang doktor. Nasabihin, Mrs., kinalulungkot po namin. May nakikita kami dito na parang hindi namin alam. Pero patay na yung sanggol. Wala raw hong sinabi ng ganyan. Ni hindi man lang kinausap itong Mrs. Sabi ho ng Mrs. sa interview ho namin. Ngayon, sasalang ho namin siya sa truth verifier. Kung totoo, may mga questionnaires na ho kang ito yung aming operator to find out lahat ng mga sinabi nila. Pangalawa, binalik ho siya doon sa tent. And then, pagkatapos ho niyan, pagbalik sa tent, nung nakita na doon sa ultrasound, pagbalik sa tent, ito na, dinaretso sa delivery room, may timeline ho ito, ano? Nanganak ho yung ina ni hindi man lang ho sinabi or ipinakita yung patay na sanggol, sabihin, eto, lumabas na ang patay na sanggol mo. Sinabi ho ng ina, wala man nagsabi sa amin yan. So ang akala daw ho ng ina, buhay pa yung kanyang sanggol. At pagkatapos, ni hindi man lang pinakita sa kanya, ni hindi man lang sinabi patay ng sanggol mo. Sa labas ng delivery room, sabi ni Romel, doon lang daw inabot yung fetus na patay na fetus na sanggol doon sa ina. Nilagay sa loob ng plastic. Nagulat siya, ano to? So, ayun, hindi niya malaman, basta sabi niya, ililibing ko na to, iliwan muna ang misis kasi ililipat sa ward. Abay, ang nangyari, lumabas ho siya ng ospital, sinita ho siya ng gwardya sa ospital. Ano yan? At sinabi ho niya, ililibing na, ilalabas niya. Sinabi ho ng gwardya, pumunta ka ng morgue, dalhin mo doon yan, hindi ka pwedeng lumabas. Pumunta ho si Romel sa morgue, eto na ho sa tatay, pagdating sa morgue, walang tao. Sa labas ng morgue, nagkalat daw yung 3 pusa. Siguro sabi niya, anong nakita mo? Basta, sir, pagdating sa delivery room, sabi niya, at doon sa morgue, wala hong katao-tao, mainit po. Sabi niya ho sa akin, anong ginawa? Inilagay niya raw ho yung plastic na fetus doon, iniwan niya, sinara niya kasi kinakailangan balutin niya, umakyat siya doon sa waiting room ng delivery room, nandoon yung kumot ng misis niya, binalot niya ho yung plastic ng kumot. At bumalik uli siya, sinara niya uli yung morgue kasi sabi niya, mahirap na baka yung pusa ngat-ngatin yung aking, ano, yung aking sanggol na patay. Umakyat uli siya, siya na ho mismo nagsara ng morgue. Ito ho, statement ho na ni Romel na isasalang namin sa polygraph test. Hindi ho maganda to kung talagang nangyayari sa ospital, anatalyo kagampang. Alam mo ba to? Kaya ka namin in-interview tapos sabihin mo kung totoo hindi para magpa-imbestiga ka. Ngayon, sa parting to,
Kaya umakyat uli si Romel, paglabas na ng delivery room, sabi ni Romel, patay na ang bata. Tsaka ho sila nag-iyakan kasi si Romel umiyak na ng pagdating. Pagdating daw ng misis, umiyak na ang misis. Sa lungkot, short, wala hong nalaman. Yan. In short, pagkatapos noon, umalis na si Romel. Kinabukasan, inilibing na lang nila sa tabi ng puntod ng kanyang kaibigan na kung saan. Ayan ho, yung plastic na yan. Naglalaman ho yan ng sanggol na patay, balot sa plastic. Yan ho, walang kabaong, inilibing ho nila sa may... Naghukay ho sila sa sementeryo. Inilibing ho yan. Ngayon, ang sabi lang ho kanina ni Yusek, hindi po pwede yan. Dapat duman muna sa morgue. Yun ho ang protocol. Kaya Dr. Anatalio Cagampan, are you ready?